Pasensya na kami, nahuli kami sir eh. GMA po. Ano nangyari sir kanina at inaresudo po kayo? Well, meron kami writer's training sa Bible. People. Tapos may dumating ang mga tao daw na pinasok yung doon. Later on sa telephone, alaman namin na na-identify nila mga pulis na kasimilyan, naka-tsinelas, na pumasok na without any search warrant. So, nangyari, dahil mas madami mga tao, naman nila, yun ang duck nila, ayaw palabasin ng pulis. So, nagkakagulo na doon. Dumating naman kami, so tinignan namin, kaya sama ko anak ko abogado dahil kailangan natin ng legal aspect. Diba? Dahil lalo nila pumasok kasi na may boat buy you know, doon. Ano man ako? Pero the watchers na training lang ng watcher. Training ako ng gagawin sa loob. Ano? So, after that, dumating yung kernel. Ang commander sa station 3, si Colonel Alberto. Aba, pagdating niya doon, nagsisiyaw na, arresto niya mga yan. Sabi ko sa po siya, Colonel, magsano siya? Colonel, arresto niya maya, wala ka na patas. Ha? Polis pa rin siya. Inarrest ko lahat. Walang Miranda rights? Hindi binasa yung Miranda rights. Pati kami, pinusasama ko yung pag-ama. Kami na kung pinusasama, may mga dito man nila pinusasama. Kasi sabi ni Colonel Alberto, magkaroon daw ng boat buying doon sa lugar. Eh, wala naman. Okay lang, okay lang. Okay lang, okay na yan. Dinagay niyo eh. Dinagay niyo eh. Hindi ako nagtagay niyan. Dinagay ng police. Sorry. Napagkutasyon lang ko ang magtanggal siya. Okay lang. Thank you. Dinagay ng iba. Okay lang, salamat. Thank you, thank you. Sorry. Salamat. Nagkaroon daw po ng boat buying doon sa lugar. Kaya naman ang police. Walang boat buying. Walang pera na ako eh. Kapit. Eh, sinasabi nila. Walang pera, wala namang pera daw. Watchers. Ganito daw po sa QC ngayon. At sabi sir na binura niyo daw si Colonel Alberto na kailangan na sagot at ang kaso niya sa inyo ay obstruction. Di ka kasuro naman din siya ngayon. Hey, iklaro ko lang ha. Yes. Kung may boat buying man na nangyari, tulong kayo? Sabihin mo na. Tama, sabihin natin may boat buying. Eh, bakit naka-aresto si Congressman Bingo Crisologo? Ang nangyaring was, kala nila may raid, may mga nakasibilyan pumasok. Sumunod siya. Ngayon, nadamay na siya. Walang search warrant, ngayon, nadamay na siya. Simple eh. Ba't nila ako ma-arrest eh? Okay. Sabi niya, obstruct. Ang ba'n ako in-obstruct? Na-arresto nga ako, ba'n ako ma-obstruct? Bala ka na. So kayo nga, nagalan yung boses niyo, ba't hindi kayo pumayon? Aba, eh, sila nag-posa sa akin eh. Di ba may akong nakaposa sa akin? Oh, Batch, what's up? Gusto ko nga, dalim pa nila ako sa behind bars eh. Well, ako, dito pa, hindi kami. May mensahe ba kayo, sir? Well, pagka gantong justisya natin dito sa kaya, talagang kailangan na lang change. Eh, nasa sa taong bayan na yan. Yung pangyayaring kasing to, kanina kasi, nag-press call kami, yung nangyari mo kay Willy Revillame doon sa vote buying na meeting the advance eh, nandun yung kandidato ng kabila. Yun ang kitang-kitang vote buying. Ngayon, tingin ko, ginawa nila ng pinoliticize, ginawa ng operation. Eh, nagkamali naman sila kasi, yun nga, wala naman si Mayor Bimbong doon eh. Sabihin mo na totoo yung sinasabi lang. Wala nga siya doon. Punta siya doon, akala niya may raid kasi nakatsinan at saka civilian. Nung pagdating niya doon, biglan siya na rin inaresto. Tapos kaya pinapakalit na vote buying. Kung totoo may sinasabi silang vote buying, dapat, iguan na yung mga tao, inaresto na nila, kinailan ng kaso. Nahulog pa nga, di ba? Kalungan lang. Nadabang ba ako, tinula ako eh. Ano yung polis eh? Tinula ko. Dahil ayaw kong magpa. Ayaw kong mahunawa ka nila. Tumba pa ako. Tapos tumatawag tayo sa taas, ayaw, di ba? Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, hanggang ngayon, walang aksyon. Sir, wala na atras kita, sir. Sige, sir. Okay na po, sir. Pwede na po kayo. Dito ko na. Dito ko na. Dito ko na. Dito ko na. Wala lang, kung investigahan na kami. Kung hindi pa naman, okay lang kami dito. Sige po, kuha na sa mga kinala. Hold. Okay.